Nangangamba sa kanilang seguridad ang mga pamilyang naiwan ng mag-asawang Lerma Lulu at Arvin Lulu. Matapos kasing mahuli ang mastermind sa pananambang sa mag-asawang Lulu, nakakatanggap na umano sila ng death threat mula sa mga hindi nila kilalang tao. Kaya naman minabuti ng dumulog ng pamilya Lulu sa programa ni Senator Raffy Tulfo upang manghingi ng tulong na mabigyan daw sana sila ng proteksyon hanggat sa mahuli ang lahat ng sangkot sa pananambang sa mag-asawa. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na si Anthony Limon at ang ilang kasabwat nito ang hawak pa lamang ng mga otoridad ngayon. Dahil ayon sa mga ito, iniimbestigahan pa nila kung may kinalaman ba ang misis nitong si J.M. Perez, kumare ni Lerma Lulu. Samantala, binalikan naman natin ang video na kung saan makikita ang pananambang sa mag-asawang Lulu. Kung magfo-focus lang tayo sa riding in tandem, talagang hindi mapapansin ang babaeng bumaba sa tricycle na kung saan nakasunod ang mga nanambang sa mag-asawa. Kapansin-pansin nang huminto ang tricycle ay huminto din ang riding in tandem. At nang bumaba ang babae sa tricycle ay tila nagbigay pa ito ng signal sa mga kalalakihan at doon na nga nag-umpisang maglakad ang dalawa patungo sa kinaroroonan ng sasakyan ng mag-asawang Lerma Lulu. At matapos ng pananambang sa mag-asawa, bumalik ang dalawang lalaki sa kanilang motor. Mapapansin na nag-signal ang mga ito sa gilid ng kalsada na kung saan andon lang pala nag-aantay ang babaeng bumaba ng tricycle. Maging ang kapatid ni Lerma Lulu na si Leslie Lulu ay napansin din ang babaeng ito. Kaya naman sa kanyang post sinabi nitong postura pa lamang daw malalaman na kung sino ang babaeng bumaba sa tricycle. Nung araw din umanong yon ay ayon kay Leslie nagkita daw muna si Lerma at JM ng mabilisan sa SM Pampanga na kung saan si JM ang may gusto sa lugar ng meeting place nila. Kung kilala nyo yung babae, postura pa lang ng katawan, alam nyo na. Ikaw din yung meet up ni ate na mabilisan, kaya alam mo kung nasaan sila. Kaya pala buro lagad ang bungad mo at balita ko, ikaw din ang nagbalita na patay na sila sa araw na yon. Kasi bilang kumare, kung inosente ka, dapat ang message mo, tanong mo agad yung bata kumusta, ano nangyari, condolence sa kanila. Ang tanong at dapat pabantayan nyo sa mga pulis kung nasaan si JM Perez. Dapat din ito imbestigahan, dapat nga i-detain muna habang iniimbestigahan. Hindi natutulog ang Diyos, He is working sa kaso at ingatan kayo ng most precious blood ni Jesus. Tas overall pala nakakulay itim na damit, yung parabang para di siya mamukha ang katawang pa lang niya alam na. Best solution kung wala talagang kinalaman yung babae, lalantad at magsasalita siya. Lilinisin yung image niya. Pag walang umako, ibig sabihin, kakonsyaba talaga. Thanks to God, unti-unti nang lumilinaw ang evidence, sending pray to the family Lulu. Sabi na nga ba, paulit-ulit kong pinanood yan, parang may connect yung sa tricycle or sabi ko baka mali lang ako noon sa pakiramdam. Sino kaya yan? Dapat po magtanong kayo kung saan huling nagkita si ate mo at yung JM kasi di ba po nag-meet din sila mismo ang araw na yon. Baka may nakita or may CCTV para matumbok natin ang kulay ng damit na suot niya nung nag-meet sila ng ate mo at yung damit na suot dyan na nasa CCTV na naka-all black. Some time for the
talagang papatenda lang. Sipan mo, ne? Mukha. Ano na kasi na? Dele, parada rin pa kanya. Dari apa kaya ni ngarap dari erasing mo to? Simple ang damon eh. Wala mo rugo. Traso na rin. Talaga rin itong bahay. Tingin lang ganda nung maray nga anak na eh. Hindi pa nila yung mga parang talaga. Masimpanda mo. Alam mo, alam mo, may standby lang kung bagay. Alam mo, talaga may ako ang kahit mo. Medyo alawin nila po. Hindi na alawin nila.